yung binibili natin sasakyan, ang kagandahan niyan, pag binili natin sa probinsya, dadali natin dito, doon pa lang, test drive na, alam mo na kaagad yung dapat gawin. Yun ang kagandahan niyan. Kumbaga, hinipo natin siya, pinatakbo, pinaandar, malalaman mo kung mausok, kung ano dapat gawin. Yun, lahat, pinapalitan natin yun. Ultimo freno, malalaman natin kung sira o hindi. Baka hindi match yung transmission. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi basta tayo nag-o-offer ng automatic transmission nang hindi sila magka-partner talaga. Oo. Kailangan kung 7K ang makina mo, 7K din ang transmission mo. Kung Revo, Revo. Mm. Pwede yung Revo, ilalagay mo sa 5K. Oo. Yun, pwede yun. Pwede yun. Oo. Kasi kumbaga sa pan eh, yung mga automatic kasi nung una, bago siya tumulin, kailangan maabot muna yung ganyan. Halimbawa, kung 70 RPM, kailangan maabot muna yung 70 na speed niya, saka siya tutulin. Hindi ka mukha ngayon, ang automatic ngayon, pag dinena mo, sabay ka agad. Hmm. Maraming natutuwa sa atin eh. Kay Levy Oliver, sabi dito, kung i-convert ba ang owner type jeep na 4x4, four-wheel drive, kailangan pong lagyan ng makina na may available na transfer case sa transmission. Gaya po ng Hilux, Pajero, Isuzu pickup, at Trooper. Yun, sir, tama yung sinabi nyo. Kailangan may transfer case siya. Kasi ang transfer case ang trabaho niya para pagganahin yung differential sa harap. Yun ang magiging pang four-wheel drive niya, yung differential sa harap. Kasi rear-wheel drive yung mga walang transfer case. Mm. Kaya para maging 4x4, kailangan may transfer case siya para pati harap gumana. Mm. Tama sir, tama yung sinabi nyo. Levy Oliver. Ay, good morning mga kapobre. Nandito na naman kami para pag-usapan yung mga owner na pinagawa at mga available. So ang topic natin ngayon, unahin muna natin yung mga ginagawang mga owner dahil nirarush na nga. Kasunod na ito yung mga sagot sa mga katanungan ninyo. So, nandito na si Kuya Adel para sagutin yung mga katanungan. Pero hindi mawawala yung parapol natin. Ayun, topic natin mamaya. Pangatlong topic. Okay. Good morning sa inyong lahat. Ngayon niya pala, araw ng Sabado. I-update lang namin sa inyo yung mga nagpagawa sa atin na lalabas na. Ibig sabihin, matatapos na. Simula bukas, araw ng Linggo, sunod-sunod na labas yan, bali 5 unit na lalabas. 5 unit yan. Ang unang lalabas ay yung kay Sir Pram Capiz. Yung single cab na C240. Bukas na yun, araw na Linggo, lalabas yan. Pangalawa, itong kay Sir ng Bayanan, Muntinlupa. Yan, pangalawa yan. Tapos naka-line up din itong ating... bukas din pala yung kwan, yung kalibre. Ibig sabihin ng kalibre, kaya tinawag na kalibre, APJ yung owner niya, yung napanalaman ng Sarapol. Bukas din yun, araw na Linggo. Dalawa pala ilalabas bukas. Pangatlo yung kay Sir ng Bayanan. Tapos itong C221. Ito. Itong galvanized. Same stainless na C221. Ayan. Kumbaga, tinatapos natin yung mga additional kasi nabili na ito eh. Ang panlima ay yung tigabakoor na... Nireker o hinila natin papunta rito, gawa ng ilang taon yatang hindi nakaginagamit na umistak ang mga wheel cylinder. Kaya pag itinulak mo, pati gulong ayaw ng umigot sa sobrang stock niya. Pati hydrovac niya, ayun. Kumbaga sa kwan, i-re-restore natin, i-re-recondition natin. Ayan. 5 unit yan ang lalabas. Tapos, pagkatapos 5 unit yan, ipapakita natin mamaya yung mga gagawin na nakischedule next week. Ayan, kailangan makagawa tayo ng kapalit kasi wala na tayong kwan eh. Yung APJ natin, wala na, nabili na. Kailangan makagawa tayo ng kapalit. Isang APJ, isang single cab, dapat mapalitan na yan. Hmm. Sa bagay, meron tayong mga unit na available dito na nakaabang, i-re-restore na lang yan. Kaganda sa mga unit natin, kumbaga, test drive na siya. Kung binibili natin sasakyan, ang kagandahan yan, pag binili natin sa probinsya, dadali natin dito, doon pa lang, test drive na, alam mo na kaagad yung dapat gawin. Yun ang kagandahan yan. Kumbaga, hinipo natin siya, pinatakbo, pinaandar, malalaman mo kung mausok, kung ano dapat gawin. Yun, lahat, pinapalitan natin yun. Ultimo freno, malalaman natin kung sira o hindi. Yun yun. Shoutout kay Sir Nestor Balagtas. God bless everyone, sabi niya rito.
Masugid na taga-subaybay natin itong si Sir Nestor Balagtas. Okay, ito pa. Dan 94 Channel. Good PM, makapobre ko Edel. Watching from Denmark. Laging nakakuan sa atin ito, nakasubaybay, ano? Watching from Denmark. Sumali sa Rappel. Yun. Ayun, hingi tayong update para dito sa single cup natin. Sige, kuya. Okay. Good morning sa inyo lahat. Ngayon ay Saturday. Ano pa isa tayo? 7. 7. Tapos na to, pinipiturahan na lang namin ng makina dahil bukas kukunin na to eh. Nandiyan na rin lahat ang dokumento nito, nakarehistro na to. Dadalhin ito ng tapis. Di pa ba tapos pintura? Pinturahan na kahapon eh. Kahapon. Assembly ngayon. Assembly ulit. Mm-hmm. Tapos ilalagay yung radiator. Oo. Yan, okay na to. Kumbaga, tapos na tayo dito. Yung battery niya, nandiyan na ba? Ang battery, sinacharge ko pa. Okay. Kasi ginamit ko electrician pang testing ng mga ilaw ng winiringan. Hmm. Yung pintura sa taas, okay na ba yan? Tapos okay na yan. Oo. Magdadagdag lang tayo ng top coat kasi nung nagpipintura tayo kahapon. Mulan. Ang sipag ng ulan. Ayan, yung top coat natin kalahati lang. Tatapusin natin ngayon. Sandali, pakita ko muna. Oo. Top coat pa pala to. Ayan, basa nga. Uy. Basa. So yung upuan, naka-fix na, okay na? Okay na, mahigit isang linggo kasi yung ulan, walang tigil. Hmm. Ah, ito, tornilyo pa pala ito. Tornilyo na lang. Mm-hmm. Makinis ano? Mm-hmm. Hindi. Binalutan, itong upuan maganda. Binalutan pa rin namin ng bago. Para pag tinignan mo, bago lahat. Yan. Oh. Yan. Bagong balot yan. Pero yung pinaka-upuan niya, makinis yan. Mm. Kaya lang, mas maganda lalo. Na may balot siya. Ayan, tingnan mo, oh. Ang gandang tingnan. Malinis lahat. Handbrake, okay na. Hindi, okay na may handbrake, okay na yan. Okay ang na. Conversion nito, pinilitan ko. Yung dati kasi, hindi ako kontento eh. Mm. Medyo alangan siyang pumasok, alangan hindi. Ay, ganun. Oo, kaya pinilitan ko na isang bago, isang buo. Ayan, okay. Yun nga. Oo. Pati itong kaneta, mapinturahan na rin. Ayan. Itong steering cover niya. Oh. Ayan, para talagang... Anong kulay ilalagay? Ang kulay nito ay ibabagay natin sa motif nito. Ito kasi silver at saka black. Oh. Ayan, oo. Oh. Diyan lang tayo babatay eh. Pwede naman brown dyan, bagay naman. Oh, pwede rin, okay. Mm. Okay. Okay na yan. For releasing nito bukas. Ah, bukas na to? Mamaya, final na to. Lilinisin na ng todo to. Hmm. Sana magkasama panahon para yung linis natin hindi masayang. Alangan pa ang panahon eh. Mm-hmm. Mahigit 1 week na to eh, na umulan. Tapos ngayon, anong susunod yung gagawin? Ang susunod natin, kasi ang lalabas ngayong linggo ito hanggang next week ay, kung di ko nagkakamali, 5. 5? O 5 lalabas na unit. Ito isa. Tapos yung Kalookan, 2. Yung semi-stainless, yung tutuan. Tapos yung tiga Bayanan Muntinlupa, 3. Itong Bacoor, 4. Ang panlima ay yung... FPJ. Na panaluran sa Rappel. Oo. Sa Bataan yun, Bataan. Pinapunta ko nga pala yung kundito. Tarlac yun. Tarlac. Sir Jomer Bondok, shoutout. Pupunta rito sa linggo. Bukas. Bukas. Pero ngayon... Kukunin natin unit na si electrician. Oo. Ang usapan namin kasi hindi naman tayo nag-assemble nun dati na siyang makina. Alam mo naman sa atin pag nakita natin may usok hindi po pwede. Pinapagawa ko sa agad sa calibration. Pinatawag ko siya yun sa iyo kagabi, si Sir Jomer. Oo, yun nga. Tinawagan ko na yung mismo yung gagawa. Sabi ko puntahan dito kaagad ng umaga para yung malaman natin kung saan nagagaling yung usok ng puti. Post-injection pump, post-injector. Kasi nga, linggo kukunin. Ngayong araw, meron ka pang gagawin? Diba? Hindi, ito. Tututukan ko ito. Ayan lang muna. Oo. Tututukan ko ito. Bali, susunod na araw. Sa susunod na araw, ito? Ito, Lunes, pipinturahan itong kay Sir Arvin. Bukas, sa Lunes, pupunta ang pintor niyan. Tuloy-tuloy ah, niyan. Okay. Para ma-video natin. Mm-hmm. Tapos ito, tuloy-tuloy na rin ito. Para mong California, tuloy-tuloy na yan. Mm. Kasi nga, mga nauna to, ito palalabasin natin. Itong Kaiser, tuloy-tuloy na yan. Oo. Ayan, nandito na lahat ang materialis yan. Ngayon, ang isasabay natin dito sa dalawang ito,
Maraming naghahanap kahapon, may tumawag, nagtatanong ng isang unit na running condition APJ, yung pwede na iuwi. Ang APJ natin, hindi pa tapos. Kaya hindi natin ma-i-offer, pwede yan siya maghihintay. Ayan, kaya isasabihin natin ito. Pagsasabihin natin yan. Yan. Ayan, yan, APJ. APJ. Ay, single cab yun, yun. Yan, single cab na yun. Nandod? Ayan, yung katabi ni Dan. Ato? Oo. Ayan, yung katabi niya, nasa likod ni Dan. Ayan. Ayun yung dating pula, di ba? Hindi, hindi. Hindi yun. Kasaan yung pula? Dating pula, wala na yun. Matagal lang wala yun. Hindi yung nakaraan, di ba? Mayroong ano? Dating pula? Yung karatig ba yun? Ayan yun. Ayun yun, di ba? Oh, yung karatig. Karatig ang forma niya. Dito sa Cavite, hindi papansinin yung ganun. Eh, kumbaga dito sa Cavite, kumbaga sa mga Arabo, bado. Bado. Oo, oh, kumbaga sa panabong ng manok, binalihubuhan. Oh. Yung bang walang dating. Kaya ang mangyayari, dito sa, pag dito sa Cavite nagpunta mo ayan, hindi bibili pag gano'n ang forma. Kailangan ganito kaganda. Oo. Okay. Alin ang maunang matatapos dito sa dalawa? Ito no? Ito unang matatapos kay sir. Ito. Kasi pintura na lang ito eh. Oo. Ang matagal dito, pintura. Ang wiring yan, isang araw lang wiring yan eh. Sa pintura ilang araw? Oo. Ang pintura, 2 weeks yan. 2 weeks ba yan? 2 weeks ang pintura. Hindi pwede apurin ng pintura kasi napakasailan ng pintura. Ganun pala yung kasailan. At saka ang gagamitin pintura, mamahalin. Kaya hindi po pwede yung ikami ganyan ng panahon. Hindi po pwede. Kailangan medyo mainit din. Kailangan mainit talaga. Oo. Eh sa, ang matagal dito sa akin, sir, yung preparasyon. Oo. Matagal dito preparasyon. Yun ang mabigay sa pintura eh. Tapos ang kailangan, ang kailangan na pinaka-base niya, yung pinakamagandang pinto, primer. Shoutout natin si sir. Bibigyan daw tayo pamasko ng dalawa. Ba, si Sir Arvin. Sir Arvin from Italy. Oh, kachat ko. Yun. Salamat sir sa ano, pamasko mo. Ito. Nabanggit ko na rin nung isang araw dito na kunya tayo, bali Lunes na dadating ang pintor. Kasi gusto ng pintor, pag hinipo niya ito, pwede tuloy. Para hindi bitin. Okay. So ayun yung pangalan pala na ipapashoutout mo. Inilista mo. Ah, ito. Sandali. Shoutout kay sir. Sir o, oh, hindi ko alam kung sir o oh, ma'am ito eh. Basta laging kachat ang message ko to. Yawadar Coaching. Ang naka-base niya sa Orange Country, Los Angeles. Ah, Los Angeles. Oo. Shout out, sir. Sabi niya, pag-uwi niya ay pupunta siya rito mamamasyal dahil gusto niyang magkaroon ng unit. Automatic transmission niya. Automatic gagawin mo. Okay, ngayon, sabi ko doon sa tropa natin tiga Quezon City, ihanap tayo ng isang transmission na automatic pang RF Mazda. Oo, oh, yun. Oo. Ganda yun. Oo. Ayoko naman ng opera ng 4K na automatic. Kasi yung isang bumili ng automatic na isang naging customer natin, ayun, namamroblema. Conversion? Oo, namamroblema siya. Kasi gusto niya yung automatic na napakabit sa 4K niya, palitan. Kasi hindi siya kontento, mabagal. 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 Baka hindi match yung transmission. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi basta tayo nag-o-offer ng automatic transmission nang hindi sila magka-partner talaga. Oo. Kailangan kung 7K ang makina mo, 7K din ang transmission mo. Kung Revo, Revo. Pwede yung Revo, ilalagay mo sa 5K. Oo. Yun, pwede yun. Pwede yun. Oo. Kasi kung magasak ko ni... yung mga automatic kasi nung una, bago siya tumulin, kailangan maabot muna yung ganyan. Halimbawa, kung 70 RPM, kailangan maabot muna yung 70 na speed niya, saka siya tutulong. Hindi ka mukha ngayon, ang automatic ngayon, pag dinena mo, sabay ka agad. Sabay. Dati yung lumang modelo, late eh. Sa mukha ng Delica nung kumukuha kami sa Subic. Bago tumuli ng Delica, talaga naman kailangan nasa 120 na siya bago siya bumana ng Mister. Kumbaga late, hindi sabay. Etong kay, yun nga, kay Yoda Coaching, ang sabi niya, uuwi siya next month. Yan, February. Oo, natutuwa siya sa ating mga kun eh. Sa ating mga vlog. Kumbaga sa kun eh, kapupulutan daw ng aral. Yung mga, kun natin, sinasabi natin. Ayan. Shoutout sa'yo, ma'am. Sir, Yolar Coaching. From, alam ko, Tegu Pasay sila. Pasay.
Uwi yata next month. Pupunta rin sa ating papasyal. Yan. Okay. Nabapping na yan o nabalatan pa, lang? Nabalatan lang? Oo, binalatan pa lang ito. Ayan. Binalatan pa lang siya ng number 800. Tapos? Oo. Saka, hindi pa siya babapingin. Ay, hindi pa. Ang final ito, bapping. Babapingin to. Pero tatanggalin namin ito eh. Kasi sagabal sa pintor to. Tanggalin muna. Tatanggalin yan. Pag hindi mo tinanggal ito, hindi mape-perfect ng pintor yung mga sulok-sulok. Kasi iiwasan niya ito eh. Tsaka hindi rin pwede tatanggalin. Nakatornilyo lang ba yan? Oo. Ayan, kamukha niya. Paano mababapin yan eh? Hmm. Kaya kailangan tanggalin siya. Dismantle dapat yan. Oo. Para yung pintor, dire-diretso trabaho. Walang iniiwasan. Ayos. Ayan. Tingnan mo, nakikabit na namin mga upuan. Para maayos trabaho, no? Pati handbrake handle, kakabit na rin yan. Ayan. Kasi pag hindi mo ikinabit lahat ng welding yan, magpapaulit-ulit ang trabaho. Mm. Nakakabit ang seatbelt. Meron ang seatbelt. O, yan o. Ganda pa ang seatbelt nito. Pa-kotse ba ito? Ganun sa mga kotse yan, yung mga kinakatay na kotse. Mm. May nabibili nito, Iran. Mura lang, 800. Kaso pagdating sa quality, ang iba pa rin yung galing sa Japanese car. Matataas ang standard ng trabaho dyan eh. Ayan. Kaya ito, binikinukuha ko to sa mga kotse, mga Japanese car, para matibig. Ayan. Palagay ko, next week medyo malamag na. Makakabuelo na kami sa ibang unit. Hmm. Tutok na kasi dalawang to. Kasi lima yung mag-aalis dito na unit. Hmm. Ayan. Ito naman, para may nagkukan pa sa atin, kagabi may nagpa-estimate from Bicol. Sipin mo, Bicol region. Hindi ako nagkakamali, region 5 ba yan? Region 5 ang Bicol, ano? Oh. Tama, region 5 ang Bicol region. May nagpa-estimate kahapon. Papapalit ng siding, bumper, bubong. Ayun, kumbaga, naibigay na namin yung presyo. Simula Bicol, dadalhin dito unit para ipa-restore. Sipin mo, Region 5, makakarating sa Region 4A. Malayo-layo, halos 12 hours yan ha? 12 hours sa... 12 hours, pag mabagal. Oo. So, igil akong update dito sa ano? Dito? Hmm. Dito? Wala pa naman? Na nangursunada? Hindi pa natin mahihipo sa atin to eh. Hindi pa mahihipo? Ito ang mga re-restore natin. Oo. Apat yan. Kaya lang, hindi siya mahihipo. Kasi nga, uunahin natin itong FPJ. Kasi ang FPJ, ang daming naghahanap. Pagkatapos pa nitong dalawang ito, saka tayo hihila dito para i-restore sa... Ayan. Dala mo yung cellphone mo? Ay, nandun. May mga tanong sana. May nagtatanong naman ng double cab, kagaya nito, may aircon. Magkano daw? Ito, double cab, may aircon, ganito ka ba? Ano? A double cab, kasi ganyan double cab natin. Pero kailangan nating malaman yung pangalan niya. Yun. Cellphone okay. Mo, pera mo to. Tiga, kukunin ko muna. Naumpisa na to ngayong Lunes. Gagawin na po. Maganda to, naka-box type. Tapos, kwadrado yung pinto kasi may aircon. Ahaba tong double cab. 12 by 50 by 20. Okay, shoutout kay Sir Nestor Balagtas. God bless everyone, sabi niya rito. Masugid na taga-subaybay natin itong si Sir Nestor Balagtas. Okay, ito pa. Dan, 94 Channel. Good PM, makapowerite ko Edel. Watching from Denmark. Laging nakakuan sa atin ito, nakasubaybay, ano? Watching from Denmark. Sumali sa Rappel. Yun. Sasali pa lang pala. Oo, maraming natutuwa sa atin eh. Kay Levy Oliver, sabi dito, kung i-convert pa ang owner type kit na 4x4, four-wheel drive, kailangan pong lagyan ng makina na may available na transfer case sa transmission. Gaya po ng Hilux, Pajero, Isuzu Pickup at Trooper. Yun, sir, tama yung sinabi nyo. Kailangan may transfer case siya. Kasi ang transfer case ang trabaho niya para pagganahin yung differential sa harap. Iyon ang magiging pang four-wheel drive niya, yung differential sa harap kasi rear-wheel drive yung mga walang transfer case. Mm. Kaya para maging 4x4, kailangan may transfer case siya para pati harap gumana. Mm. Tama, sir. Tama yung sinabi nyo.
Levy Oliver. Ito pa, isa pa. Sana all ng owner type tip, ginawa na lang, taga ha, ginawa na lang close type, yung may pintuan na manual type window lang. Eh, okay din yun, sir. Kaso, yung iba gusto, yung kamukha nito, yung may open ang likod. Oo, oh, kasi panghagot ang materialis to eh. Mga contractor to ng subdivision eh. Mga nangungontrata yan, kaya dapat yung sa kanila open. Mm. Madaling sumakay ang tao, madaling magkarga. Mm. Kumbaga, mabilis ang trabaho ba? Yun. Yun namang pang-family, sa pang-family, maganda talaga, close. Mm. Una, magsi-shopping, mag-grocery. Pag iniwan mo yung pinamili mo at open yan, eh pagbalik mo, wala na laman yan. Eh kami nga, at yung owner natin, ano? Namimili kami dati sa Kadiwa. Pag nung may tindahan pa kami sa kabilang talyer, yung pinya, iiwan mo ron. Pagbalik mo eh, wala na. Yung toolbox ko, punong-puno ng labi. Oh. Awa ng Diyos, yung driver, hindi isinaripinto. Eh, nasilip ng mga bata ron. Ayun, awa ng Diyos, pagbalik namin, wala ng toolbox. Ubos. Ah, bilhin na naman akong panibago. Oh, ganun talaga eh, ganun talaga eh. Walang magagawa. Ito pa. The Adventure of Danny. Nice vlog, share, watching, and subscribe from Doha, Qatar. Shoutout, sir. Shoutout. Salamat. Shoutout. Salamat. Oh, daming nagpapakun sa atin. Mm. Okay. Mabuhay kayo, mag-ingat kayo lagi. Okay. Hello, my good friend. Ito ah. Vlogger yan. Oh, vlogger. Sir Adictos. Adictos. Shoutout, Ala, my friend. Pesca, con pelo. He, ma. Kailangan mag-aal tayo ng Kastila, no? Kastila yan. Para, yes, senyor. Pero magaling mag-English yan. Oo, oo. Nasaan yan? Nasa US. Ayos. Ayos, sir. Ayos. Adictos eh, ala pesca con pelon, he. Nice car. Yes, sir. Si Da94 channel. Thanks po. Napangyayon ko live nyo. God bless po sa inyo. Okay. Shoutout Dan channel. Okay. Lagi narunod dyan, sir. Okay. Si Sir Benjamin De La Cruz, sabi rito, sir, tanong ko lang, magkano papalit na siding ng owner, maigsi lang at galvanized lang ang papalit? Pagka galvanized lang, sir, at maigsi, halimbawa, uubos tayo ng isang iero dito, galvanized, maghanda ka rito ng mga 8K. Yan, 8K. 3 days gagawin yan, sir, 3 days. Para alam mo na rin kung anong araw, kung ilang araw ang kakainin. Okay. Kay Sir Noy Harabe, Nol Harabe, wala pang X ang gumawa. Example, eh yung sa manibela yan na dapat naka-abante. Okay. Naka-abante yung manibela? Di ba marami na kayong ginawa nun? Na? Yung sabi mong mali ang pagkakabit ng... Yun, settings. Settings, oh. No? Ito, sample to. Ito. Yan. Dito, malapit. Sample yan. Saka dun sa... Ito, sample to. Sample to, ha? Ayan, sinasabi ko yung manibela, masyadong mahaba. Kaya ang nangyari, pagka ang magdadrive maliit na tao, may sepa, hihiga siya, parang paa niya, umabot sa hangin pedal. Ayan, yan ang mga malingkas ha. Lalo pagka naglagay ng dashboard na, pag naglagay ng dashboard na Kia, ang dashboard na Kia kasi, malapad siya eh. At tinutukoy ni sir, mayroon ka na bang ginawa dati? May ganun? Oo. Ikukuha na natin sa susunod dyan, ano? Hmm. Kasi, maganda, pakitaan na lang natin ng video natin kung paano ikabit. Ito. O, yun, okay. Yung video natin kapon. Oo. Ipapakita natin ng video, sir, ang pagkakabit, ano? Oo. Para lahat tayo makakakuan. Kung paano paiksiin. Ayun, okay. Kinukumbert natin yan. Kinuputulan natin kasi manabel, eh. Okay. Dexter Reyes, sabi rito, Kuya Adel, marami pong salamat sa sagot. Hindi po CJ5 o CJ7 at napakamahal pala. Ang gusto ko po ay yung jeep na pinibenta na 4K ang makina. Mahal na talaga. Nakunay pula ang siding. Ito. Ito. Ito, sir. 5K, sir. 5K. Budget meal na may halaga na 120K. Pakikuhanan po ng picture para basihan. Ano yan? Basiman ko pag-uwi dyan in the next 2 months. Okay. Yan. Baka siman si sir, ano? O, isa-send mo kay sir ang picture nito, 5K. Naka-registro na to. Tapos, kondisyon na yan. O, kondisyon na yan. Ang hinihintay na lang to yung magmimiyari. Yan. Bago trapal niyan. Ito ay halos magkasunod ginawa to eh.
Kaya bago pareho yan, yan. Running condition yan. Tsaka matulin to. 5K yan eh. Hindi 4K to sir, 5K. Kaya kumbaga medyo malayo yan mo. Medyo ganaan ka sa pagmamaneho, hindi ka mabibitin sa overtake. May vlog kami nito sir. Tignan mo na lang yung kulay po lang ano, yung harap niya naka doon banda nakalagay. Mm-hmm. Yung thumbnail natin. Maganda yung video na pinatakbo namin diyan sa highway. Panoorin mo na lang sir. Mm-hmm. Full video yun. Okay, kung gusto ni sir na individual, yung solo niya, PM siya sa kay Marie. At yung mismong anak ko ang magkukuha sa kanya nito para maipaliwanag mabuti sa kanya. Okay. Kay Sir Renato Ilagan, Sir from USA po ako. Gusto ko rin po magpagawa, pero ano po ang maipapayo ninyo sa akin? Alam po ba ang mabuti, automatic or manual? Kasi gusto ko po ang engine C190 diesel. Okay. Paliwanagan natin si Sir Renato Ilagan. Sir, pag C190, mag-manual ka na. Una, C190 madali i-cambio. Parang kotse. Yan. Baka naman C190, tama paborito mo kasi ubod ng tipid siya kurudo. Katunayan, 18 years old lang ata ako, nasa 20, nangungontrata na ako sa paggawa ng sasakyan. Yung C190 namin na ginagamit noon pa, sipo mo ilang taon na ako, 53 na ako. Hanggang ngayon, hindi pa na-overhaul na, no, ginagamit pa rin. Oh? Yung may-ari noon, bumili na ng sasakyan, pero ang lagi niyang ginagamit, yung C190 pa rin na luma. Galing, ano? Oo, kasi una, napakatipid niya sa diesel. Mm. Yung 300 niya, ilang araw na eh. Mm. Kumbaga, hindi mabigat sa bulsa. Kaya napakaganda na ang C190. Yan lagi ang ikinupo natin, C190, 221, C240. Yan lagi ang ikinupo natin sa mga buyer. Kasi nga, matipid, matibay eh. Kahit mabungay ang kanang timing gear, yan ganyan, uuwi at uuwi. Makaka-uwi ka, iingay lang yan. Pero, hindi kayo titirik yan. Ang advantage naman ng mga RF, R2, mga Toyota L, ang pagkakaiba nila, tahimik umandar sila. Mm. Timing belt. Kaya lang, ang disadvantage niyan ay yung pag naputol ang belt niyan, huwag mo na paanda rin. Kasi nangyari sa akin yan, naputol. Hindi ko naman alam na yun, nanggaling eh. Bakit namatay yung makina ko eh? Kasi naputol. Or sa maputol, huwag mo na paanda rin kasi dudurugin yung balbula. Kasi mawawala sa timing eh. Eh pag hindi ka marunong, pinilit kong paanda rin, nako, buong cylinder head ang papalitan mo. Yan ang disadvantage sa timing belt. Para maiwasan yan, kung gusto mo naman ng timing belt talaga, para maiwasan yung pagkasira ng head, pag binili mo, papalitan mo kaagad ng bago. Para alam mo na hindi masisira. Ganun lang naman kasimple yun. Okay. Sir, tama yun, C190. Sa atin yan, pasarili natin sa sakin, C240 eh. Dito halos lahat ng mekaniko rito sa Imus, halos lahat na, karamihan ginagamit ng mekaniko rito kundi si 190, si 240, si 221. Ikutin mo yung bukong pa na to. Punta mo yung mga mekaniko isa-isa, puro ganyan ang makina nila. O, kasi nga, ubod ng tibay. Okay. Kay Sir Jong, ubod ng pogi. Shout out. Magkano po abutin sa inyo ng matik? Yan. Hindi pa natin mapipresyo ng matik kasi wala tayong matik. At saka mahirap maghanap ng running condition na matik. Ang gawin natin ganito, kasi ubod ng daming naghahanap ng automatic transmission. Ang gawin natin, kung talagang kursunado nila ng matik, di ba, bibili sa atin ng unit. Kung yung unit natin ni RF, yun ang i-offer natin sa kanila, tatanggalin natin transmission, lalagyan natin ng automatic transmission para magkaroon na tayo ng automatic na ibibenta sa kanila. Kasi ganun. Dami talaga hanap ng automatic. Oo. Ang problema mo nga, kaya lang nakapagbebenta ng automatic transmission, itong mga nagbabaeng sa'yo. Pag binili mo siya, ng automatic na. Ganun yun. Kasi, dati kasi ang automatic transmission, sa surplusan, pinapakilo lang. Kasi nga, walang gumagamit ng automatic dito eh. Sa Amerika, puro kwan, automatic. Gusto nila. E dito sa atin, ipinapakilo lang namin dati yung automatic transmission. Nung matutunan naman gamitin, ang ginawa nung surplusan, itinaas naman masyado ang presyo. Yung, ganun. Okay. Kay Sir Roberto Oria, kung pera ko 50K, panimula,
Garahe muna dyan sa talyer nyo. Or develop pagka may pera ulit. Balak niya mag-down ng owner dito. Okay, okay. Pwede sir. Sabihin niyo sa akin kung ano unit ang gusto niyo. Itong si sir, nakakukan ko to. Kumbaga sa nangangarap, yun lang ang pera niya. Kuha natin siya. Yung ganyang tao, gusto magkaroon, pagbibigyan natin yung ganyang tao. Sige sir. Kasi maganda ang intention ni sir eh. PM ka lang sa atin. Ano yung pinaparamdam? Okay. Ay, paano po siya? Ito? Rolando Arca Pascual. Sir, how much po ma-assemble ng diesel double cab, aircon pickup, same stainless? Sir, ang po namin, ang double cab namin na aircon pure stainless ay nasa 500. Ang gulong niya ay 20 inches na black pamba. 500 yan. Mahaba siya, pure stainless yun. Maporma na yun. Kumbaga, iba sa lahat yan pagka kinuha mo, sir. Kung semi, magkaka-diferensya tayo sa semi at saka sa stainless, halos nasa kwal lang, nasa 30 kailang ang diferensya niyan. Yun. Bali, sasabihin natin 450 o kaya, kasi semi kasi, pag sinabi mo semi, halos siding lang pinakaiba niyan. May nagtatanong pala tungkol dyan. Magkano daw yung galvanized na siding? Maiksi lang yung owner niya. Maiksi lang? Oo, magkano? Yun nga, mga 8K. 8K? Mura lang pala. No? 8K lang yun. Oo. Galvanized. Ayun. Ito, kay Sir Nat, sabi rito, 150, 250K. Meron na po ba pambiyahe ng buko, saging at palay? Oo, okay. Pasok na pasok yan. Nat, pagka panghakot ng buko at palay, wala tayo sa 150. Dito sa 250, meron. Oo, 250. Oo. Pasok meron, yan. Meron, sir. Kung interesado kayo, PM kayo. Kasi may nakaready kaming ganyan. Tama-tama, pati makina. Swabe-swabe to, C240. Pang, kumbaga, pandiinan to sa paghakot. Kasi ang capacity niya C240, kung i-convert mo sa jeep, nasa 8-seater, 9-seater, kayang hakot, kung yan, dali ng pasahero. Mani lang sa kanya yun. Oo. Ayan, kaya PM na lang sir. Sa 250 meron, sa 150 wala. Meron sa 150, mga kwan lang yan. May ilang klase. Tsaka may exit. Sa 250 ka na kasi dapat sa'yo. Pang matagalan naman. Negosyo, doon ka na sa isang bilihan ka lang. Pag ka pupunta na sa unang bilhin, tapos pag lumakas ka, bibili uli. Yun. E total na, banggit mo rito, hanggang 250 naman na kaya mo. Sa 250 ka na, para isang bilihan ka lang. Tapos, maganda nito sir, kung sa amin mo kukunin ng unit, kondisyon ng makina. Tsaka isa pa doon, kung bibili siya ng medyo mura, kung sakit naman sa ulo. Yun, oo. Di, mapapagastos lang siya. Oh, dito sa atin, na-restore na. Oh. Kung may problema ka sa makina, eto lang kami, may mekaniko kami. May asan yung itayaan? At saka hindi ka madidehydrate sa amin. Pag may problema sa makina, balik mo. Ako na nagsasabi, kung magkakaproblema. Pag hindi, baka magpakape ka pa. Okay. Sabi dito. Meron dito, sir. Before Vendetta. Ito, ipakita ko si sir. Para may sama sa kwan. Nagtataya sa raffle. Ito, si sir. Sir, nagpapalag kami. Ayan, Andito yung mga available na slot. Okay. Say, ano mo kay, na Celso? Kahit doon sa kanya? O, bago... I-send ko sa kanya? Oo, send mo. Sige po. Bago i-send sa akin. Opo. Oo. Ito. Sige po. Ayan, tinitingnan na yung unit na ipaparaffle natin. Ayan. Ito. Yung pangalan. Sir, yung pangalan, sir? Richard Dumlaw. Ayan. Ayan, tinitingnan na yung unit na mapapanalunin sa raffle. Tataya sila, ayan. Tataya. Sinadyamis mo yung shop natin. Tataya sila sa raffle. Ayan. Marami pa? Okay. Marami pa. Kay sir. Ito, Benita. Tamiya to, no? Okay. Kaya paliwanagan mo lang si sir. Oo. Sir, ang Tamiya natin. Yung napanood niya. Ang Tamiya kasi, lower nito 250. Pero pagka bago mags, bago gulong, tataas yan. Tataas ang yung nakita niya kasi, nasa 270 yun. 270? Oo. Oo. Tayo, 250 and lower natin. Kaya lang tayo magdadagdag. Halimbawa, bago gulong, bago mags, yan. Kasi yung ibang ganun ang presyo, ang 250,
yung magsayo na yun, binabape, nire-restore lang. At least makita mo naman, sir, kung paano namin binuo yung 250 na binabanggit. At saka yung 250 natin, brand yung kaha. Oo, brand. Hindi second hand yan, ha? Pati makina, manasa kondisyon. Oo, brand yung kaha niyan. Kasi hindi naman, wala naman nabibiling ko na tami yan, eh. Karami sa tami, talaga ginagawa ng bago kaha. Tsaka ang tami, ha, parang nag-assemble ng bago. Tanggal ang kaha niyan. Hinihimay pati yung mga pang-ilalim. At least makikita ni sir kung paano binuo. Oo. Di ba? Kamukha ng double cab natin. Simula ang umpisa. O hinimay-himay natin. Simula ang umpisa. Chassis, kung paano assemble. Pati nga pagsusukat, eh. Tinuro na natin. Mas maganda rito kasi nakikita kung anong mga kinabit. Di ba? Ngayon, okay. Ito. Sir Kini Osea. Tama ba? Kini Osea. Sabi dito, may Shopee o Lazada ba sila, boss? Sa helmet yan. Sa helmet? Mamaya, sagutin kita, sir. Okay. Wala na. Okay. Wala na. Tapos na. Okay. I-call mo na lang yung ating mga... Lalabas yung units. Tsaka yung nakaabang na unit daw. Sige. Dito na muna tayo. Medyo mahababa ng... Okay. Naabala na kita. Ayun, maraming salamat sa panonood, mga kapobre. Ayun, salamat po sa bumili nito na kababayan natin Bicolano. Shoutout, Manoy. Sana magkita tayo dito sa Chromax Motor. Ito na yung hubcap na pinturahan na. Ayan, mukha na siyang bago. Ito yung sa C221 na nabili. Ano ba yan? Yung binibili natin sa sasakyan, ang kagandahan yan, pag binili natin sa probinsya, dadali natin dito. Doon pa lang, test drive na, alam mo na kaagad yung dapat gawin. Yun ang kagandahan yan. Kumbaga, hinipo natin siya, pinatakbo, pinaandar, malalaman mo kung mausok, kung ano dapat gawin. Yun, lahat, pinapalitan natin yun. Ultimo preno, malalaman natin kung sira o hindi. Baka hindi match yung transmission. Yan ang sinasabi ko, kaya hindi basta tayo nag-o-offer ng automatic transmission nang hindi sila magka-partner talaga. Oo. Kailangan, kung 7K ang makina mo, 7K din ang transmission mo. Kung Revo, Revo. Pwede yung Revo, ilalagay mo sa 5K. Oo. Yun, pwede yun. Pwede yun. Oo. Kasi kung mag-asapan eh, yung mga automatic kasi nung una, bago siya tumulin, kailangan maabot muna yung ganyan. Halimbawa, kung 70 RPM, kailangan maabot muna yung 70 na speed niya, saka siya tutulin. Hindi ka mukha ngayon, ang automatic ngayon, pag din na mo, sabay ka agad. Maraming natutuwa sa atin eh. Kay Levy Oliver, sabi dito, kung i-convert ba ang owner type jeep na 4x4, four-wheel drive, kailangan pong lagyan ng makina na may available na transfer case sa transmission. Gaya po ng Hilux, Pajero, Isuzu pickup at Trooper. Yun, sir, tama yung sinabi nyo. Kailangan may transfer case siya. Kasi ang transfer case ang trabaho niya para pagganahin yung differential sa harap. Iyon na magiging pang 4-wheel drive niya, yung differential sa harap. Kasi rear-wheel drive yung mga walang transfer case. Kaya para maging 4x4, kailangan may transfer case siya para pati harap gumana. Tama, sir. Tama yung sinabi nyo. Levy Oliver. Ayan, good morning, mga kapobre. Nandito na naman kami para pag-usapan yung mga owner na pinagawa at mga available. So, ang topic natin ngayon, unahin muna natin yung mga ginagawang mga owner dahil nirarush na nga. Kasunod nito yung mga sagot sa mga katanungan ninyo. So, nandito na si Kuya Adel para sagutin yung mga katanungan. Pero hindi mawawala yung parapol natin. Ayun, topic natin mamaya. Pangatlong topic. Okay. Good morning sa inyong lahat. Ngayon niya pala, araw na Sabado. I-update lang namin sa inyo yung mga nagpagawa sa atin na lalabas na, ibig sabihin matatapos na. Simula bukas, araw ng Linggo, sunod-sunod ang labas niyan, bali 5 unit ng lalabas. 5 unit yan. Ang unang lalabas ay yung kay Sir Tram Capiz, yung single cab na C240. Bukas na yun, araw ng Linggo, lalabas yan. Pangalawa, itong kay Sir ng Bayanan Munting Lupa. Yan, pangalawa yan. Tapos naka-line up din itong ating bukas din pala yung kwan, yung kalibre. Ibig sabihin ng kalibre, kaya tinawag na kalibre, APJ yung owner niya, yung napanalo na sa Rapol.
bukas din yun, araw na Linggo. Dalawa pala ilalabas bukas. Pangatlo yung kay Sir ng Bayanan. Tapos itong si Tutuan. Ito. Itong galvanized. Same stainless na si Tutuan. Ayan. Kumbaga tinatapos natin yung mga additional kasi nabili na to eh. Ang panlima ay yung tigabakoor na nireker o hinila natin papunta rito. Gawa ng ilang taon yatang hindi nakaginagamit na umistak ang mga wheel cylinder. Kaya pag itinulak mo, pati gulong ayaw ng umigot sa sobrang stock niya. Pati hydrovac niya, ayun. Kumbaga sa kwan, i-re-restore natin, i-re-recondition natin. Ayan. 5 units yan ang lalabas. Tapos, pagkatapos 5 units yan, ipapakita natin mamaya yung mga gagawin na nakischedule next week. Ayan. Kailangan makagawa tayo ng kapalit kasi wala na tayong kwan eh. Yung APJ natin, wala na, nabili na. Kailangan makagawa tayo ng kapalit. Isang APJ, isang single cab, dapat mapalitan na yan. Sa bagay, meron tayong mga unit na available dito na nakaabang, i-re-restore na lang yan. Kaganda sa mga unit natin, kumbaga, test drive na siya. Kung binibili natin sa sakyan, ang kagandahan niyan, pag binili natin sa probinsya, dadali natin dito, doon pa lang, test drive na, alam mo na kagad yung dapat gawin. Yun ang kagandahan niyan. Kumbaga, hinipo natin siya, pinatakbo, pinaandar, malalaman mo kung mausok, kung ano dapat gawin. Yun, lahat, pinapalitan natin yun. Ultimo preno, malalaman natin kung sira o hindi. Ayun yun. Shoutout kay Sir Nestor Balagtas. God bless everyone, sabi niya rito. Masugid na taga-subaybay natin itong si Sir Nestor Balagtas. Okay, ito pa. Dan, 94 Channel. Good PM, makapovrate ko Edel. Watching from Denmark. Laging nakakuan sa atin ito, nakasubaybay, ano? Watching from Denmark. Sumali sa Rappel. Yun. Ayun nga tayong update para dito sa single cab natin. Sige, Kuya. Okay. Good morning sa inyo lahat. Ngayon ay Saturday. Ano pa isa tayo? 7. 7. Tapos na to. Pinipikturahan na lang namin ng makina dahil bukas kukunin na to eh. Nandiyan na rin lahat ang dokumento nito. Nakarehistro na to. Dadalhin ito ng tapis. Di pa ba tapos pintura? Pinturahan na kahapon eh. Kahapon. Assembly ngayon. Assembly ulit. Tapos ilalagay yung radiator. Yan, okay na to. Kumbaga, tapos na tayo dito. Yung battery niya, nandiyan na ba? Ang battery, sinacharge ko pa. Okay. Kasi ginamit ko electrician pang testing ng mga ilaw ng winiring yan. Yung pintura sa taas, okay na ba yan? Tapos okay na yan. Magdadagdag lang tayo ng top coat kasi nung nagpipintura tayo kahapon. Mulan. Adang sipag ng ulan. Ayan, yung top coat natin kalahati lang. Tatapusin natin ngayon. Sandali, pakita ko muna. Oo. Top coat pa pala to. Ayan, basa nga. Uy. Basa. So yung upuan, nakapix na, okay na? Okay na. Mahigit isang linggo kasi yung ulan, walang tigil. Ay, ito, tornilyo pa pala to. Tornilyo na lang. Makinis, ano? Hindi. Binalutan, itong upuan maganda. Binalutan pa rin namin ng bago. Para pag tinignan mo, bago lahat. Yan. Yan. Bagong balot yan. Pero yung pinaka-upuan niya, makinis yan. Kaya lang, mas maganda lalo na may balot siya. Kaya tingnan mo, oh. Ang gandang tingnan, malinis lahat. Handbrake, okay na. Hindi, okay na may handbrake, okay na yan. Okay na. Ang conversion nito, pinilitan ko. Yung dati kasi, hindi ako kontento eh. Medyo alangan siyang pumasok, alangan hindi. Ay, ganun. Oo, kaya pinultan ko na isang bago, isang buo. Ayan, okay. Yun na nga. Oo. Pati itong kanya ito, mapinturahan na rin. Ayan. Itong steering cover niya. Oo. Ayan, para talagang... Anong kulay ilalagay? Ang kulay nito ay ibabagay natin sa motif nito. Ito kasi silver at saka black. Oo. Ayan, oo. Diyan lang tayo babatay. Pwede naman brown dyan, bagay naman yun. Pwede rin, okay. Okay. Okay na yan. For releasing ito bukas. Bukas na to? Mamaya, final na to. Lilinisin na ng todo to. Sana makisama panahon para yung linis natin hindi masayang. Alangan pa ang panahon eh. Mayigit 1 week na to eh, na umulan. Tapos ngayon, anong susunod yung gagawin? Ang susunod natin, kasi ang lalabas ngayong linggo ito hanggang next week ay kung di ako nagkakamali, 5. 5? O 5 lalabas na unit. Ito isa. Tapos yung Kalookan, 2. Yung same stainless, yung
Tutuan. Tapos yung tiga Bayanan Muntinlupa, tatlo. Itong Bacoor, apat. Ang panlima ay yung FPJ. FPJ. Na panaluran sa Rapol. Oo. Sa Bataan yun, Bataan. Pinapunta ko nga pala yung kung dito. Tarlac yun. Atarlac nga pala, Tarlac. Sir Jomer Bundok, shoutout. Pupunta rito sa Linggo. Bukas. Bukas. Pero ngayon, kukunin natin yung unit na si electrician. Oo. Ang usapan namin, kasi hindi naman tayo nag-assemble nun. Dati na siyang makina. Alam mo naman sa atin, pag nakita natin may usok, eh hindi pa pwede. Pinapagawa ko sa agad sa calibration. Pinatawag ko si yun sa iyo kagabi, si Sir Jomer. Oo, yun nga. Tinawagin ko na yung mismo yung gagawa. Sabi ko, puntahan dito kaagad ng umaga para yung malaman natin kung saan nagagaling yung usok ng puti. Kasi injection pump o si injector. Kasi nga, Linggo kukunin. Ngayong araw, meron ka pang gagawin? Iba? Hindi, ito. Tututukan ko ito. Ayan lang muna. Oo. Tututukan ko ito. Bali, soon na araw. Sa susunod na araw, ito? Ito, Lunes, pipinturahan ito kay Sir Arvin. Bukas, sa Lunes, pupunta ang pintor niyan. Tuloy-tuloy ah, niyan. Ah, okay. Para mabidyo natin. Mm. Tapos ito, tuloy-tuloy na rin ito. Para ng California, tuloy-tuloy na yan. Mm. Kasi nga, mga nauna ito, ito palalabasin natin. Itong kay Sir, tuloy-tuloy na yan. Oo. Ayan, nandito na lahat ang materialis yan. Ngayon, ang isasabay natin dito sa dalawang ito, maraming naghahanap. Kahapon may tumawag, nagtatanong ng isang unit na running condition FPJ yung pwede na iuwi. Hmm. Ang FPJ natin, hindi pa tapos. Kaya hindi natin ma-i-offer. Pwede yan sa maghihintay. Ayan, kaya isasabay natin ito. Isasabay natin yan. Yan. Ayan, yan. FPJ. Kaya isang single cab yun, yun. Ayan, single cab na yun. Nandun? Ayan yung katabi ni Dan. Ato? Oo. Ayan, yung katabi niya, nasa likod ni Dan. Hmm. Ayan. Ayun yung dating pula, di ba? Hindi yun. Kasan yung pula? Dating pula, wala na yun. Matagal lang wala yun. Hindi yung nakaraan, di ba? Mayroong ano? Dating pula? Yung karatig ba yun? Ayun yun. Ayun yun, di ba? Yung karatig. Karatig ang forma niya. Dito sa Cavite, hindi papansinin ng ganun. Hmm. Eh, kumbaga dito sa Cavite, kumbaga sa mga Arabo, bado. Bado. Oo, kumbaga sa panabong ng manok, binalihubuhan. Oh. Yung bang walang dating. Hmm. Kaya ang mangyayari, dito sa, pag dito sa Cavite nagpunta mayat, hindi bibili pag gano'n ang format. Kailangan ganito kaganda. Oo. Okay. Kaya nang maunang matatapos dito sa dalawa? Ito no? Ito unang matatapos kay Sir. Ito. Kasi pintura na lang ito eh. Oo. Ang matagal dito, pintura. Ang wiring yan, isang araw lang wiring yan eh. Sa pintura ilang araw? Oo. Ang pintura, 2 weeks yan. 2 weeks ba yan? 2 weeks ang pintura. Hindi pwede ang purahin ng pintura kasi napakaselan ng pintura. Ganun pala yung kaselan. At saka ang gagamitin pintura, mamahalin, kaya hindi po pwede yung ikami ganyan ng panahon, hindi po pwede. Kailangan medyo mainit init. Kailangan mainit talaga, oo. Eh sa, ang matagal dito sa akin, sir, yung preparasyon. Oo. Oh. Matagal dito preparasyon. Yun ang mabigay sa pintura eh. Tapos sa kailangan, ang kailangan na pinaka-base niya, yung pinakamagandang pinto, primer. Shoutout natin si sir. Bibigyan daw tayo pamaskong dalawa. Bababa, si Arvin. Oo. Mr. Arvin from Italy. Oh, kachat ko. Yun. Salamat, sir, sa ano, pamasko mo. Ito. Nabanggit ko na rin yung isang araw dito na kunya tayo, bali Lunes na dadating yung pintor. Kasi gusto ng pintor, pag hinipo niya ito, tuloy-tuloy. Para hindi bitin. Okay. So, ayun yung pangalan pala na ipapashoutout mo. Inilista mo. Ah, ito. Sandali. Shoutout kay sir. Sir, oh, hindi ko alam kung sir o ma'am ito eh. Basta laging kachat ang message ko to. Yawadar Coaching. Ang nakabase siya sa Orange Country, Los Angeles. Ah, Los Angeles. Oh. Shoutout, sir. Sabi niya, pag-uwi niya ay pupunta siya rito mamamasyal dahil gusto niyang magkaroon ng unit. Automatic transmission niya. Automatic gagawin mo. Okay, ngayon, sabi ko dun sa tropa natin tiga Quezon City, ihanap tayo ng isang transmission na automatic pang RF Mazda. Oo, yun. Oo. Ganda yun. Oo. Ayoko naman ng opera ng 4K na automatic. Kasi yung isang bumili ng automatic na isang naging customer natin, ayun, namamroblema. Conversion? Oo, namamroblema siya. Kasi gusto niya yung automatic na napakabit sa 4K niya, palitan.
Kasi hindi siya kontento, mabagal. 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 Baka hindi match yung transmission. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi basta tayo nag-o-offer ng automatic transmission nang hindi sila magka-partner talaga. Oo. Kailangan kung 7K ang makina mo, 7K din ang transmission mo. Kung Revo, Revo. Pwede yung Revo, ilalagay mo sa 5K. Oo. Yun, pwede yun. Pwede yun. Oo. Kasi kung mag-asapan eh, yung mga automatic kasi nung una, bago siya tumulin, kailangan maabot muna yung ganyan. Halimbawa, kung 70 RPM, kailangan maabot muna yung 70 na speed niya, saka siya tutulin. Hindi ka mukha ngayon, ang automatic ngayon, pag dinena mo, sabay ka agad. Mm. Sabay. Dati yung lumang modelo, late eh. Sa mukha ng Delica nung kumukuha kami sa Subic. Bago tumuli ng Delica, talaga naman kailangan nasa 120 na siya bago siya bumana ng Mister. Kumbaga late, hindi sabay. Etong kay, yun nga, kay Yoda Coaching, ang sabi niya, uuwi siya next month. Yan, next. Grabe. Oo, natutuwa siya sa ating mga kun eh. Sa ating mga vlog. Kumbaga sa kun eh, kapupulutan daw ng, ng aral. Yung mga kun natin, sinasabi natin. Ayan. Shoutout sa'yo, ma'am. Sir, Yodar Coaching. From, alam ko, tigi Pasay sila eh. Mm. Pasay. Uwi yata next month. Pupunta rin sa ating papasyal. Ayan. Kaya na bapping na yan? O nabalatan pa, lang? Hindi pa. Nabalatan lang? Oo, binalatan pa lang ito. Ayan. Binalatan pa lang siya ng number 800. Tapos? Oo. Saka, hindi pa siya bapapingin. Ay, hindi pa. Ang final ito, bapping. Bapapingin to. Pero tatanggalin namin ito eh. Kasi sagabal sa pintor to. Tanggalin muna. Tatanggalin yan. Pag hindi mo tinanggal ito, hindi mape-perfect ng pintor yung mga sulok-sulok. Kasi iiwasan niya ito eh. Tsaka hindi rin pwede hindi tatanggalin. Nakatornilyo lang ba yan? Oo. Ayan, kamukha niya. Paano mababapin yan eh. Kaya kailangan tanggalin siya. Dismantle dapat yan. Oo. Parang pintor, dire-diretso trabaho. Walang iniiwasan. Ayos. Ayan. Tingnan mo, nakikabit na namin mga upuan. Para maayos trabaho, no? Pati handbrake handle, ikakabit na rin yan. Ayan. Kasi pag hindi mo ikinabit lahat ng welding, eh, magpapaulit-ulit ang trabaho. Mm. Nakakabit na seatbelt. Meron ang seatbelt. O, ayan, o. No? Ganda pa yung seatbelt nito. Pakotse ba ito? Gano sa mga kotse yan, yung mga kinakatay na kotse. Mm. May nabibili nito, Iran. Mura lang, 800. Kaso pagdating sa quality, ang iba pa rin yung galing sa Japanese car. Matataas ang standard ng trabaho dyan eh. Ayan. Kaya ito, binikinukuha ko to sa mga kotse, mga Japanese car, para mapili. Ayan. Paligay ko, next week medyo malamag na. Makakabuelo na kami sa ibang unit. Mm. Tutok na kasi dalawang ta. Kasi lima yung mag-aalis dito na unit. Mm. Ayan. Ito naman, para may nagkukan pa sa atin, kagabi may nagpa-estimate from Bicol. Sipin mo, Bicol region. Hindi ako nagkakamali, region 5 ba yan? Region 5 ang Bicol, ano? Tama, region 5 ang Bicol region. May nagpa-estimate kahapon. Papapalit ng siding, bumper, bubong. Ayan, kumbaga, naibigyan na namin yung presyo. Simula Bicol, dadalhin dito unit para ipa-restore. Sipin mo, Region 5, makakarating sa Region 4A. Malayo-layo, halos 12 hours yan ha? 12 hours sa... 12 hours, pag mabagal. Oo. So, igil akong update dito sa ano? Dito? Hmm. Dito? Wala pa naman. Na hindi pa natin mahihipo sa atin to eh. Hindi pa mahihipo? Ito ang mga re-restore natin. Oo. Apat yan. Kaya lang hindi siya mahihipo. Kasi nga uunahin natin itong FPJ. Kasi ang FPJ, ang daming naghahanap. Pagkatapos pa nitong dalawang ito, saka tayo hihila dito para i-restore sa... Yan. Dala mo yung cellphone mo? Ay, nandun. May mga tanong sana. Oo. May nagtatanong na naman ng double cab, kagaya nito, may aircon, magkano daw? Ito, double cab, may aircon, ganito ka ba, ano? Double cab, kasi ganyan ang double cab natin. Pero kailangan nating malaman yung pangalan niya.
Yun. Cellphone okay. Mo, pera mo to. Tiga, kukunin ko muna. Naumpisa na to ngayong Lunes. Gagawin na po. Maganda to ah. Naka-box type. Tapos, kwadrado yung pinto kasi may aircon. Ah, ba itong double cab? 12 by 50 by 20. Okay. Shoutout kay Sir Nestor Balagtas. God bless everyone. Sabi niya rito, masugid na taga-subaybay natin itong si Sir Nestor Balagtas. Okay, ito pa. Dan 94 Channel. Good PM, makapaulit ko Edel. Watching from Denmark. Laging nakakuan sa atin to, nakasubaybay, ano? Watching from Denmark. Sumali sa Rapol. Yun. Ah, sasali pa lang pala. Oo, maraming natutuwa sa atin eh. Kay Levy Oliver, sabi dito, kung i-convert pa ang owner type jeep na 4x4, four-wheel drive, kailangan pong lagyan ng makina na may available na transfer case sa transmission. Gaya po ng Hilux, Pajero, Isuzu pickup at Trooper. Yun, sir, tama yung sinabi nyo. Kailangan may transfer case siya. Kasi ang transfer case ang trabaho niya para pagganahin yung differential sa harap. Iyon ang magiging pang 4-wheel drive niya, yung differential sa harap. Kasi rear-wheel drive yung mga walang transfer case. Hmm. Kaya para maging 4x4, kailangan may transfer case siya para pati harap gumana. Hmm. Tama sir, tama yung sinabi nyo. Levy Oliver, ito pa, isa pa. Sana all ng owner type jeep ginawa na lang, ginawa na lang close type, yung may pintuan na manual type window lang. Eh, okay din yun sir, kaso yung iba gusto yung kamukha nito, yung may open na likod. Oo, kasi panghagot ang materialis to eh, mga contractor to ng subdivision eh. Mga nangungontrata yan, kaya dapat yung sasakyan nila open, madaling sumakyan tao, madaling magkarga. Kumbaga, mabilis ang trabaho ba? Yun. Yun namang pang-family, sa pang-family, maganda talaga close. Una, mag-shopping, mag-grocery. Pag iniwan mo yung pinamili mo at open yan, eh pagbalik mo, wala na laman yan. Eh kami nga, at yung owner natin, ano? Namimili kami dati sa Kadiwa. Pag nung may tindahan pa kami sa kabilang talyer, yung pinya, iiwan mo ron. Pagbalik mo eh, wala na. Yung toolbox ko, punong-puno ng labi. Oh. Awa ng Diyos, yung driver, hindi isinaripinto. Eh, nasilip ng mga bata ron. Ayun, awa ng Diyos, pagbalik namin, wala ng toolbox. Ubos. Ah, bilhin na naman akong panibago. Oo, oh, ganun talaga eh, ganun talaga eh. Walang magagawa. Ito pa. The Adventure of Danny. Nice vlog, share, watching, and subscribe from Doha, Qatar. Shoutout, sir. Shoutout. Salamat. Shoutout. Salamat. Oh, daming nagpapakong sa atin. Okay. Mabuhay kayo. Mag-ingat kayo lagi. Okay. Hello, my good friend. Ito ah. Vlogger yan. Vlogger. Sir Adictos. Adictos. Shoutout, my friend. Pesca, con pelo. Hey, ma. Kailangan mag-aal tayo ng Kastila, no? Kastila yan. Para, yes, senor. Pero magaling mag-English yan. Oo. Nasaan okay. Yan? Nasa US. Ayos. Ayos, sir. Ayos. Adictos eh ala pesca con pelon he. Nice car. Yes, sir. Sir. Dan 94 Channel. Thanks po. Napangyayon ko live nyo. God bless po sa inyo. Okay. Shoutout Dan Channel. Okay. Lagi nanonood din siya. Okay. Si Sir Benjamin De La Cruz sabi rito, sir, tanong ko lang, magkano papalit na siding ng owner, maiksi lang at galvanized lang ang papalit? Pagka galvanized lang sir at maigse, halimbawa uubos tayo ng isang iero dito, galvanized, maghanda ka rito ng mga 8K. Yan, 8K. 3 days gagawin yan sir, 3 days. Para alam mo na rin kung anong araw, kung ilang araw ang kakainin. Okay. Kay Sir Noy Harabe, Nol Harabe, wala pang X ang gumawa. Example, yung sa manibela yan na dapat naka-abante. Okay. Naka-abante yung manibela? Di ba marami na kayong ginawa nun? Na? Yung sabi mong mali ang pagkakabit ng... Yun, settings. Settings, oh. No? Ito, sample to. Ito. Yan. Dito, malapit. Sample yan. Saka dun sa... Ito, sample to. Sample to, ha? Ayan, sinasabi ko yung manibela, masyadong mahaba. Kaya ang nangyari, pagka ang magdadrive yung maliit na tao, may sepa, ah, hihiga siya, parin paa niya, umabot siya
sa hanging pedal. Yan. Yan ang mga maling kasa. Lalo pagka naglagay ng dashboard na... Pag naglagay ng dashboard na Kia, ang dashboard na Kia kasi, malapad siya eh. Well, ang tinutukoy ni sir, mayroon ka na bang ginawa dati? May ganun? Oo. Ikuha na natin sa susunod dyan, ano? Kasi, maganda, pakitaan na lang natin ng video natin kung paano ikamit. Ito. Oh, yun, okay. Yung video natin kapon. Oo. Ipapakita natin ng video, sir, ang pagkakabit, ano? Oo. Para lahat tayo eh, makakakuan. Kung paano paiksiin. Ayun, okay. Kinukumbert natin yan. Pinuputulan natin kasi manabel eh. Okay. Dexter Reyes, sabi rito, Kuya Adel, marami pong salamat sa sagot. Hindi po CJ5 or CJ7 at napakamahal pala. Ang gusto ko po ay yung jeep na pinibenta na 4K, ang makina. Mahal talaga. Nakulay pula ang siding. Ito. Ito, sir. 5K, sir, 5K. Budget meal na may halaga na 120K. Pakikuhanan po ng picture para basihan. Basiman ko pag-uwi dyan in the next 2 months. Okay. Yan. Baka siman si sir, ano? O, isi-send mo kay sir ang picture nito, 5K. Nakarehistro na to. Ano, tapos, kondisyon na yan. O, kondisyon na yan. Ang hinitin na lang to yung magmamayari. Yan. Bago trapal yan. Ito ay halos magasyon ginawa to eh. Kaya bago pareho yan. Yan. Running condition na yan. Tsaka matulin to. 5K yan eh. Hindi 4K to sir. 5K. Kaya kumbaga medyo malayo o yan mo. Medyo ganaan ka sa pagmamaneho. Hindi ka mabibitin sa overtake. May vlog kami nito sir. Tignan mo na lang yung kulay po lang. Yung harap niya naka doon banda nakalagay. Yung thumbnail natin. Maganda yung video na pinatakbo namin dyan sa highway. Panoorin mo na lang sir. Full video yun. Okay, kung gusto ni sir na individual, yung solo niya, PM siya sa kay Marie. At yung mismong anak ko ang magkukuha sa kanya nito para maipaliwanag mabuti sa kanya. Okay. Kay Sir Renato Ilagan, Sir from USA po ako. Gusto ko rin po magpagawa, pero ano po ang maipapayo ninyo sa akin? Alam po ba ang mabuti, automatic or manual? Kasi gusto ko po ang engine C190 diesel, okay? Paliwanagan natin si Sir Renato Ilagan. Sir, pag C190, mag-manual ka na. Una, C190 madali ikambyo. Parang kotse. Yan. Pangalawa, C190, tama ang paborito mo kasi ubod ang tipid sa krudo. Katunayan, 18 years old lang ata ako, nasa 20, nangungontrata na ako sa paggawa ng sasakyan. Yung C190 namin na ginagamit noon pa, sipan mo ilang taon na ako, 53 na ako. Hanggang ngayon, hindi pa na-overhaul na, no, ginagamit pa rin. Yung may-ari noon, bumili na ng sasakyan, pero ang lagi niya ginagamit, yung C190 pa rin na luma. Galing, ano? Oo, kasi... Una, napakatipid niya sa diesel. Yung 300 niya, ilang araw na eh. Kumbaga, hindi mabigat sa bulsa. Kaya napakaganda na ang C190. Yan lagi ang ikinupan natin, C190, 221, C240. Yan lagi ang ikinupan natin sa mga buyer. Kasi nga, matipid, matibay eh. Kahit mabungay ang kanang timing gear, yan ganyan, uuwi at uuwi. Makaka-uwi ka, iingay lang yan. Pero, hindi kayo titirik yan. Ang advantage naman ng mga RF, R2, mga Toyota L, ang pagkakaiba nila, tahimik umandar sila, timing belt. Kaya lang, ang disadvantage niyan ay yung pag naputol ang belt niyan, huwag mo na paandarin. Kasi nangyari sa akin yan, naputol. Hindi ko naman alam na yun, nanggaling eh, bakit namatay yung makina ko eh, kasi naputol. Or sa maputol, huwag mo na paandarin kasi dudurugin yung balbula. Kasi mawawala sa timing eh. Pag hindi ka marunong, pinilit mong paandarin, nako, buong cylinder head ang papalitan mo. Yan ang disadvantage sa timing belt. Para maiwasan yan, kung gusto mo naman ay timing belt talaga, para maiwasan yung pagkasira ng head, pag binili mo, papalitan mo kaagad ng bago. Para alam mo na hindi masisira. O, ganun lang naman kasimple yon. Okay. Sir, tama yun, C190. Sa atin yan, pasarili natin sa kanil, C240 eh. Dito halos lahat ng mekaniko rito sa Imus, halos lahat na,
karamihan ginagamit ng mekaniko rito kundi si 190 si 240 si 221. Ikutin mo yung bukong kwa na to. Punta mo yung mga mekaniko isa-isa, puro ganyan ang makina nila. O, kasi nga ubod ng tibay. Okay. Kay Sergio ang ubod ng pogi, shoutout. Magkano po abutin sa inyo ng matik? Ayan. Hindi pa natin mapipresyo ng matik kasi wala tayong matik. At saka mahirap maghanap ng running condition na matik. Ang gawin natin ganito, kasi ubod ng daming naghahanap ng automatic transmission. Ang gawin natin, kung talagang kursunado nila ng matik, di ba, bibili sa atin ng unit. Kung yung unit natin ni RF, yun ang i-offer natin sa kanila, tatanggalin natin transmission, lalagyan natin ng automatic transmission para magkaroon na tayo ng automatic na ibibenta sa kanila. Kasi ganun. Dami talaga hanap ng automatic. Oo. Ang problema mo nga, kaya lang nakapagbibenta ng automatic transmission, itong mga nagbabaeng sale, pag binili mo siya, ng automatic na. Ganun yun. Kasi, dati kasi ang automatic transmission, sa surplusan, ikinapakilo lang. Pinapakilo lang. Kasi nga, walang gumagamit ng automatic dito eh. Sa Amerika, puro kwan, automatic. Gusto nila. E dito sa atin, ipinapakilo lang namin dati yung automatic transmission. Nung matutunan naman gamitin, ang ginawa nung surplusan, itinaas naman masyado ang presyo. Yun. Mga ganun. Okay. Kay Sir Roberto Oria, kung pera ko 50K, panimula, garahe muna dyan sa talyer nyo. Or develop pagka may pera ulit. Balak niya mag-down ng owner dito. Okay, okay. Pwede sir. Sabihin niyo sa akin kung anong unit ang gusto niyo. Itong si sir, nakakapang ko to. Kumbaga sa nangangarap, yun lang ang pera niya, buwan natin siya. Yung ganyang tao, gusto magkaroon, pagbibigyan natin yung ganyang tao. Sige sir. O, kasi maganda intention ni sir eh. PM ka lang sa atin. Ay, ano yung pinaparamdaman? Okay. Ay, paano pa siya? Ito? Rolando Arca Pascual. Sir, how much po pa-assemble ng diesel double cap, aircon pickup, same stainless? Sir, ang pa namin, ang double cap namin na aircon pure stainless ay nasa 500. Ang gulong niya ay 20 inches na black pamba. 500 dyan. Mahaba siya, pure stainless yun. Maporma na yun. Kumbaga, iba sa lahat yan pagka kinuha mo, sir. Kung semi, magkakadiferensya tayo sa semi at saka sa stainless, halos nasa kwal lang, nasa 30 kailangan diferensya niyan. Yun. Bali, sasabihin natin 450 o kaya, kasi semi kasi, pag sinabi mo semi, halos siding lang pinakaiba niyan. May nagtatanong pala tungkol dyan. Magkano daw yung galvanized na siding? Maiksi lang yung owner niya. Maiksi lang? Oo, magkano? Yun nga, mga 8K. 8K? Palit siding. Ah, mura lang pala. No? 8K lang yun. Oo. Galvanized. Ayun. Ito. Kay Sir Nat, sabi rito, 150, 250K. Meron na po ba pambiyahe ng buko, saging at palay? Oo, okay. Pasok na pasok yan. Nat, pagka panghakot ng buko at palay, wala tayo sa 150. Dito sa 250, meron. Oo, 250. Oo. Pasok meron, yan. Meron, sir. Kung interesado kayo, PM kayo. Kasi may nakaready kaming ganyan. Tama-tama, pati makina. Swabe-swabe to, C240. Pang, kumbaga, pandiinan to sa paghakot. Kasi ang capacity niya C240, kung i-convert mo sa jeep, nasa 8-seater, 9-seater, kayang hakot. Ah, kung yan, dali ng pasahero. Mani lang sa kanya yun. Oo. Ayan, kaya PM na lang sir. Sa 250 meron, sa 150 wala. Meron sa 150, mga kwan lang yan. May ilang klase. Tsaka may igsi. Sa 250 ka na kasi dapat sa'yo. Pang matagalan naman. Negosyo, doon ka na sa isang bilihan ka lang. Huwag ka pupunta rin sa unang bili, tapos pag lumakas ka, bibili uli. Yun. Eh total, nabanggit mo rito, hanggang 250 naman na kaya mo. Sa 250 ka na, para isang bilihan ka lang. Tapos, maganda nito sir, kung sa amin makukunin ng unit, condition ng makina. Saka isa pa doon, kung bibili siya ng medyo mura, kung sakit naman sa ulo. Yun, oo. Di, mapapagastos lang siya. Oo, dito sa atin, na-restore na. Oo. Kung may problema ka sa makina, eto lang kami, may mekaniko kami. May asan yung ano, yung tayaan. At saka hindi ka madidehado rito sa amin. Pag may problema makina, balik mo. Ako na nagsasabi.
kung magkakaproblema. Pag hindi, baka magpakape ka pa. Okay. Sabi dito. Meron dito, sir. Before Vendetta. Ito, ipapita ko si sir. Para may isama sa pan. Nagtataya okay. Sir Apple. Ito, si sir. Sir, nagpa-plug kami. Ayan, o. Andito yung mga available na slot. Okay, i-send ano mo kay ano, kay Celso. Kay doon sa kanya. O bago i-send ko sa kanya. Oh, send mo. Ah, sige po. Bago i-send sa akin. Ah, opo. Oo. Ito. Ah, sige po. Eh, tinitingnan na yung unit na ipaparaffle natin. Ayun. Mm. Oh, ito. Yung ano. Sir, ang pangalan, sir? Richard. Richard Dumlaw. Ayun. Ayan, tinitingnan na unit na mapapanalo ni Sarapon. Tataya sila, tataya. Sinadyamis mo yung shop natin. Tataya sila, Sarapon. Ayan. Marami pa? Okay. Oh, marami pa. Okay, sir. Ito, Benita. Tamiya to, no? Okay. Kaya paluwanagan mo lang si sir. Sir, ang Tamiya natin. Yung napanood niya. Yung napanood niya. Ang Tamiya kasi, lower nito 250. Pero pagka bago mags, bago gulong, tataas yan. Tataas yung nakita niya kasi, nasa 270 yun. 270? Oo. Tayo, 250 and lower natin. Kaya lang tayo magdadagdag, halimbawa, bago gulong, bago mags, yan. Kasi yung ibang ganun ang presyo, ang 250, yung mags, ayun na yun, binabapay, nire-restore lang. At least makita mo naman, sir, kung paano namin binuo yung 250 na binabanggit. At saka yung 250 natin, brand new ang kaha. Oo, brand new. Hindi second hand yan, ha? Pati makina, manasa kondisyon. Oo, brand new ang kaha niyan. Kasi hindi naman, wala naman nabibiling ko na Tamiya yan, eh. Karami sa Tamiya, talaga ginagawa ng bago kaha. Tsaka ang Tamiya, parang nag-assemble ng bago, tanggal ang kaha niyan. Hinihimay pati yung mga pangilalay, matabaw. At least makikita ni sir kung paano binuo. Oo. Di ba? Kamukha ng double cab natin. Simula umpisa. O hinimay-himay natin. Simula umpisa, chassis, kung paano assemble. Kati, pati nga pagsusukat eh, tinuro na natin. Mas maganda rito kasi nakikita kung anong mga kinabit. Di ba? Ngayon, okay. Ito, kay sir Kini Osea. Tama ba? Kini Osea. Sabi dito, may shop yung Lusada ba sila, boss? Sa helmet yan. Sa helmet? Mamaya, sagutin kita, sir. Okay. Wala na. Okay. Wala na. Tapos na. Okay. I-call mo na lang yung ating mga... Lalabas yung units. Tsaka yung nakaabang na unit daw. Sige. Dito na muna tayo. Medyo mahaba ng... Okay. Naabala na kita. Ayun, maraming salamat sa panood, mga kapobre. Ayan. Replay na lang natin yung video. Para maulit yung panoorin. Magandang araw po and thank you for watching. Eh, salamat po sa bumili nito na kababayan natin Bicolano. Shoutout Manoy. Sana magkita tayo dito sa Cromax Motor. Eh, paalam na ako dahil may trabaho pa maghapon hanggang gabi. Ito na yung hubcap na pinturahan na. Eh mukha na siyang bago. Ito yung sa C221 na nabili. Ano ba 'yan?